So what's up mga boss? So ngayon gagawa tayo ng personal portrait logo para sa inyong mga YouTube channel. So meron kasing isang nagpapagawa sa atin ng personal portrait logo or gusto niya yung mismong picture niya yung maging logo niya. So tara, umpisahan natin kung paano bago mawa ng personal portrait logo. So una, ang kailangan, ang gagamitin natin na application ay itong PicsArt. So dito natin tatanggalin yung kanyang background. So ito si Madam Tots, the Kikai, Maestrang Kikai. So una, humingi tayo ng kanyang pinakamagandang picture. So ito naman yung kanyang sinend sa atin na picture na gagamitin bilang kanyang personal portrait logo. So tara, tanggalin natin yung background niya. So para tanggalin yung background is makikita nyo itong sa baba is itong cut out. So click yung cut out, then piliin mo itong person. So kung gusto mo yung mukha lang, pwede naman face. So kasi gagamitin natin yung full body niya. So ito, then i-preview mo. So yan, maraming mga kailangan tanggalin pa at kailangan ayusin. So tara, ikuan natin, ayusin natin. So, ayan na mga boss. So, natanggalan na rin yung kanyang background. So, ang gamit natin na application sa pagtanggal ng kanyang background is the PicsArt. So, save na natin. So, yun na nga mga boss. So, after natin matanggal yung kanyang background is start na natin gumawa ng portrait logo. So, punta na tayo dito sa ating Pixel Lab. So, okay. Tanggalin muna natin yan kasi nag-practice na ako kanina. And then, ilagay na natin yung ating ginawang tinanggal natin ng background. So, ayan. Tanggalan din ang kanyang background. And then, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng parang kanyang upuan. Kasi nakaupo siya. So, maglalagay tayo. Ang ilalagay natin is yung logo ng YouTube. Natin yung logo ng YouTube. So pwedeng pabilog. So meron nata tayong circle na logo ng YouTube. Hanapin natin dito nata sa download. And hanapin natin yung circle logo ng YouTube. So ito. Ayan. Paditin natin. Ilapat natin. Paditin natin. Ilapat natin. Then, tagyan din siya sa likod. So, yan, mga loads. So, ayan na. So, parang nakaupo na siya sa logo ng YouTube. Diba? So, parang nakaupo na siya. Parang upuan niya ngayon yung ating logo ng ating YouTube.
Then save na natin. Save. So, ngayon maging isang picture na siya para hindi na siya magalaw-galaw. Then ngayon, from gallery, recent. So, ayan. Then, gagawin natin siyang circle. So, mag-add tayo ngayon ng shape. From gallery, gawin natin ngayong circle. So, ayan, circle. Then, gawin natin color pink. Kasi, mahilig sa color pink si Madam Kikai. Ayan. Lagay natin ng konti. Then, maglagay ulit tayo ng shape para sa magiging parang outline or borderline ng ating circle. Kasi pag ginamit natin ng stroke, dito experience ko kasi dito is magiging shape, circle shape siya kasi tawag dito. Kasi meron lang siyang circle na parang ngayon yung circle lang ng circle nitong ating makikita nyo diba bilog siya tapos may circle siya. Yan lang yung parang perimeter niya. So pag lumampas dyan is nakakat na siya. So gagawin na siyang bilog. So relative position, mid, ayan, X, ito para pumunta siya sa mid. Relative position, relative sa sabit. So yan, sabit na siya. Then, tignan natin si okay. Okay na. Ngayon, ilalagay na natin yung kanyang pangalan, which is Maestrang Kikai. Okay, and then dahil Kikai siya, gawin natin Kikai. So, dito sa PixelLab, pwede ka mag-download ng mga font sa thefont.com, then extract it. Then, ito may plus sign. So, dyan ka mag-a-add. Pero ngayon, may mga na-download na ako at gagamitin na natin siya. So, ito. Okay. And then, palakihin natin size. Okay. Ayan. Then, gawin natin color pink. So, ayan. Then, curve natin. So, dito meron tayong curve. Okay. So, masyadong malaki yung ating size. Buwasan natin. So, ayan. Wait. Kumalaw si Madam Kikai. So, malaki natin siya ng konti. Ayan. Gitna natin. Dapat na siya. Ayan. Then, lock natin para hindi gumalaw. Ayan. Then, ilalapat na natin itong ating logo. Name. Logo name. So, put naman. Put natin. Then, lagyan natin ng border. Ating konti lang.
para mamaya dodoblein ulit natin. Lagyan natin ng stroke. Gawin natin color pink. Then, lagyan natin ng white. Okay. Then, save natin. Ngayon, lalagyan natin siya ng stroke para gumanda yung ating logo. So, ayan. Then, stroke. Tapos, pink. And 7. 5. 7. 10. 7. Ayan. Then, save. So, ayan. Ready na ang logo ni Maestrang Kikai. So, yun lang. Salamat. So, kung nagustuhan ninyo yung ating portrait logo, please hit the subscribe button and the notification bell para update ka lagi sa mga video ni Boss Art. So, maraming salamat and God bless.